Hi guys! So it's me again, ang inyong lingkod, Madam Ja. So guys, for today's video, magluluto tayo ng aking isa sa mga paboritong chicken curry Pinoy style version. So samahan ninyo ko guys. At pakikita ko sa inyo kung paano ang aking style sa pagluluto. So first, ayan, nakikita niyo na po ba? Meron tayong celery, ginger, garlic onion at red bell pepper na sinamahan ko na rin ng green pepper at curry powder at coconut milk powder. So ayan guys, happy nakita ko na rin kanina merong patatas at carrots. So ito yung preparation niya. Sundin lang natin instructions sa likod. Binuhos ko muna lahat at ang gamit ko ay powder para sa aking gata. Ayan guys. So powder ang gamit ko. And then pagkabuhos ko niya, kukuha lang ako based sa sinabi doon na kung gaano karaming water. So sa pagkakalala ko rito, half cup of water yata ang kinuha kong mixture. Ayan. Ayan yung powder guys, ang ganda naman. At ayan, kumuha na ako ng water. Ang water namin, hindi yan tap water. Purified water po yan. Meron po kami filter. Okay, may sarili kami filter sa bahay, dito sa condo. So ayan guys, binuhos ko na yung water. At imi-mix na natin yan. Okay guys, ayan ha. So there, imi-mix na natin hanggang sa matunaw ang powder. At okay na okay po ang lasa ng chicken curry kasi ito parang naka-preserve na siya. Kaya siya powder. Pwede din naman po kayo bumili ng nakalata or pwede naman mas okay din yung fresh galing sa palengke o kung saan man kayo bumibili ng talagang fresh na gata ng nyog. Tama? Gata ba ng nyog to? So yon. Ayan, whisk ko na and minix-mix ko na. So, ayan. Ipiprepare lang natin, hindi pa po natin yan ilalagay sa ating luluto. And later yan, makikita nyo sa aking video. And then, after ngayon yan, guys, ayan, next ay magpapainit na tayo ng mantika. So, naglagay lang ako ng tamang dami lang na mantika kasi pwede ko naman i-reuse to para sa mga iba ko palulutuin. Ang ginagawa ko dyan guys, pinalalamig ko yan after ko gamitin, magiging use oil na yan, tapos ilalagay ko lang sa ref, tapos nare-reuse ko naman. Pero ito, since bago yung oil natin, ayan nakikita nyo medyo madami siya ng konti. At ayan, pipirituhin lang po natin ang ating patatas. Ganyan po ang pagluluto ko niyan. Pinipirito ko lang muna siya. Wala akong nilalagay na kahit na ano, kundi pinirito ko lang talaga siya. Walang asin kasi minsan masyadong maalat at baka hindi natin mahabol yung tamang lasa at timpla ng ating lulutuin. Then, after nyo siyang isote na ganyan guys, eto yung tamang texture. Ayan, pakikita ko sa inyo na pwede na to. Kasi kumbaga parang french fries, parang luto na siya. So, okay na yan. At iaahon na natin yan, guys. Okay? So, nakikita niya, ayan, ganyan nyo lang po siya. I-sauté. Inuna ko muna ang patatas. Hindi ko po isinama ang carrot. Bakit? Mas matagal po kasi ang cooking time ng carrot para sa akin. So, inuna ko ang patatas. Kasi ayoko rin na mag-mix yung lasa nila. Ang hirap habulin na isi-separate mo pa ang patatas sa carrot. So, inuna ko lang po talaga muna yung patatas. Ayan, guys. So, makikita nyo na dyan, magme-medyo konting ano na siya, brown. Ayan, kinulose up ko. Ayan, nakita nyo po. So, actually, tumikim ako na isa dyan para tayong kulang na nalagyan siya ng konting iodized salt. Ayan, parang mapapapako na siya as french fries. So, ganun ang lasa niya. Ang sarap din ng amoy niya. So, next naman natin ihuhulog guys ay itong carrots. So, ayan guys. Ayan. So, raw pa yung carrot na yan. Fresh na fresh yan. Binili ko yan dyan sa hypermarket sa Deca Mall. Yan. Malapit dito sa condo namin. Kasi itong condominium na matitira namin, meron itong sariling mall. Meron swimming pool, may clubhouse. So, yun guys. Again, balik tayo dito sa ating niluluto. Ayan nga guys, isosote nyo lang. Ayan. Okay, pagkasote nyo lang po. Ayan. At nakita nyo, kumukulay yung carrot sa mantika. Okay lang po yan kasi marireuse ko pa rin naman yung mantika. At ayan, luto na siya guys. Pinakita ko, kinulose up ko sa niya. Yan. Ibig sabihin, okay na siya. Pwede nyo rin naman tikman guys kung hindi papasado sa inyo yung crunch. Yung parang may pagka-crunchy-crunchy siya pag kinagat. Kung di pa pasado sa inyo, eh okay lang, lutuin nyo pa po. Kasi later, pag hinulog natin siya sa chicken curry, mahirap na maghabol na palambot, na palambutin or lutuin ng tama. So, eto na guys. Eto ang lutuan ko sa chicken curry. Ininit ko muna itong nalagyanan at nilagyan ko ng konti mantika.
Ayan. Then, sinundan ko na yan ng butter. Okay? Yung butter, para hindi masunog, guys, lalagyan po natin talaga yan ng konting mantika. Huwag nyo naman po masyadong painitin yung ganito, yung kaldero nyo, kasi hirap maghabol ng tamang temperature. I-low heat nyo lang po ang, lalo na pag ganito po naglalagay ko ng margarine or ng butter. Butter po ang gamit ko, guys. So, pwede naman po dairy, kung anong dairy, ano po. Masarap yung pampalasa na rin kasi yan, guys, sa ating lulutuin na chicken curry. So, ayan, guys. Yan, naghulog pa ako ng konting butter. Ayan, naghiwa ako. Hindi ko pala napakita sa inyo kung anong brand. Pero okay naman po, any brand will do. Kung sa tingin nyo, saan po kayo mas comfortable gamitin. Any brand po. And then, ayan guys. Ihahalo-halo lang natin. Actually, dinagdagan ko pa yan ng butter that time. Kasi para mas malinam-nam yung ating luto. So, after nyan, guys, ayan, nagdagdag nga ako ng butter na natunaw na siya dyan. And then, isosaute na natin ang ating garlic. Ayan, guys. Yan. So, hindi naman, low heat lang kasi ang ginawa ko, guys. Hindi ko siya masyadong nilakasan. Kasi una, manipis lang tong kaldero na to. So, ang bilis-bilis niya. Ayan, guys. So, ilolohit lang natin kasi gusto ko medyo ma-brown talaga yung garlic. Inuuna ko po ang garlic kesa sa onion. Preference ko po talaga unahin ang garlic kesa sa onion. Kasi, nahahabol ko naman yun. Hindi naman siya nasusunog sa akin. After niya, pag feeling ko, medyo nagba-brown-brown na. Ayan, tsaka ako na may huhulog si onion. Then, ayan, isosote lang po natin. Ang sarap ng amoy, guys. Talaga gumagamit ako ng butter kasi pang malinam-nam din po ang lasa niya. Yan. Medyo ano po tong ating chicken curry na to, guys, ha. Masyadong marami po ito ingredients. Pero grabe, naubos ng mga anak ko at ng aking husband na si Boss Joey. Pa-subscribe na rin po sa kanya, Boss Joey. At dito, guys, ha, pa-like, pa-follow, pa-subscribe na rin po, Madam Ja. Ayan. Saute-saute lang po natin. Then, after natin isaute, guys, ihuhulog na natin tong ginger. Okay? Supposedly, dapat hindi pa ako gagamit ng ginger kasi may turmeric naman. Pero, naisip kong gamitan na rin, guys, kasi nga nutritious food yung gusto ko iserve sa mga anak ko. At hindi ko sila masaservan talaga kung meron naman ako ginger, why not? Lagyan na rin natin, di ba? Huwag natin tipirin. Kung kaya naman po, mga mami, mga kamamshis ko dyan na nagluluto din, kung kaya naman po, huwag yun na ako masyadong tipirin. Pero ito, nevertheless, konti lang ang ginamit kong ginger. At maninipis ang kiwa po dito. Okay, take note. And then, ito na, inihulog ko na ang aking chinap na celery. Chinap ko po yan ng maliliit. Kasi later on, hindi nyo na siya makikita doon sa niluto natin, guys. At okay lang po yun kasi alam nyo ang celery, maganda po ang health benefit nito. I-research nyo po, ang ganda po ng health benefit nito. Kaya hinahaluan ko po talaga kahit anong kinakain namin, nilalagyan ko kahit konti lang. Yung isang stock lang ng celery, pwede na po yun with dahon at yung stock na chop-chopin nyo lang po na maliliit, konti lang. Okay na yan, guys. Maganda ang health benefit po niyan. Kaya hinahaluan ko. At hindi alam naman anak ko, nakakain din nila yan later on kasi nakahalo na. Tsaka hindi na siya hindi na siya visible dun sa niluto ko later on kasi parang natunaw na. Parang ganon. Okay, so ayan lang. Inuna ko ang celery. Hindi ko siya hinuli kasi nga ayaw ko rin maging visible siya. Ang importante lang naman dyan is makuha natin yung nutrients niya. Pero hindi naman natin siya ino-overcook. And then, ayan guys, pakita ko lang sa inyo ang patis. Lalagyan natin siya ng patis. Parang alam niyo po yung sa pagluluto ng tinola, di ba nilalagyan ng patis? So, tama na po yung 1 tablespoon lang ng fish sauce or patis. Ayan, parang kala mo lang magluluto tayo ng tinola. Kahit sa tinola, pwede niyo po lagyan ng celery, guys. Alam niyo po ba ang daming health benefit nito from garlic na natural antibiotic, onion, ginger, guys, grabe, pang ano yan sa digestive system natin at yung celery, lalo na sa may mga gout. So, ayan, guys, chicken. By the way, guys, maraming salamat nga po pala kay Doc Atoy kasi siya po ang naging inspiration ko talaga sa pagluluto. In a way na, tinuruan niya po kasi tayo, si Doc Atoy, na magpe-prepare daw tayo ng meal. Huwag naman daw, kunyari, puro chicken, tapos
iba-ibang luto lang ng potahe. Ang ginagawa ko po, kunyari Monday chicken, Wednesday beef, Tuesday fish, ganun po. May vegetables din kami, meron din kaming pork. Nagpo-pork kami, may araw lang po talaga. So, nakukuha natin lahat ng nutrition sa bawat natin, proper diet po talaga. So, yan po yung tinatawag na diet. Okay, hindi yung diet na magpapakagutom kayo. Tamang diet kasi, guys, ang laki talaga ng tulong yan sa katawan ko rin. Kasi para akong bumalik sa pagkabata, pag ganyan po, natama ang ating pagkain. Okay, so ayan, isosotay lang natin siya, guys. Nakita niya, medyo may konting dugo-dugo pa. Kasi po, fresh na fresh po yan, Bounty. Bounty fresh po tong chicken na to, hindi Magnolia. Noong nakaraan, Magnolia binili ko. Pero ngayon, Bounty fresh. Kasi nagustuhan ko, fresh na fresh po. Ayan, duguan pa sila. So, isosotay lang natin yan, guys. Wala po akong ginawa sa ayan, yun pala. Bago ko po pala hinulog yan, na marinate ko po ng patis lang. Isang kutsaritang patis lang. Yun lang po. Minarinate ko siya. Siyempre, hugasan nyo po muna mabuti. Lagyan ng konting asin. Then, malawan ulit. Then, nilagyan ko ng patis. Minarinate ko lang po siya dyan habang ako'y naghihiwa ng mga ingredients. So, eto guys. Eto na yung ating gata. Or kanina nga po yung coconut powder na kinanaw natin sa tubig. Ayan na po yung ating gata. So, hinulog ko na po siya dyan lahat. Okay? Ayan. Ang bango-bango. So, hayaan lang po natin siya dyan. Haluin lang po. Magdagdag na isang basong tubig, guys. Take note, ha. Isang basong tubig. Maliit lang po yung lalagyan ko. 1 cup po talaga yon. At ayan, guys. Ayan po yung... Nakita niyo po, parang lumulutang na yung mga ingredients like celery. Hayaan niyo lang po siya, guys. Takpan natin. Hinalo ko na po yan din. Tatakpan natin at pakukuluin later on at babalikan natin. Okay? So, ayan, guys. Kumukulo na siya. Ganito na ang itsura niya. So, makikita niyo po, ayan, yung parang pinaka, nagbabrown-brown lang. Ngayon, naglalagay tayo ng Knorr Cube Chicken. Kalahati lang, guys. Hindi po ako yung nagluluto na... gumagamit ay isang buo. Hindi po. May epekto po kasi sa lasa yun at ayaw po natin ng sobrang alat. Medyo, guys, alam nyo, dahil dito sa proper diet na binigay ni Doc Atoy, shoutout again kay Doc Atoy, idol ko po kayo, natutunan ko na huwag tayong masyadong naglalagay ng mga ganong seasoning kagaya ng Knorr Cube na buo. Pwede nyo pa pong hatiin pa sa gitna yan or gawing 1/4. Pwede po, depende sa panlasa nyo. Mas maganda po gumamit po tayo ng mga natural kagaya ng garlic, ginger, okay, onion. Yun talaga po ang mas magandang gamitin pampalasa. Okay, ito, Ajinomoto. Ito guys, talaga hindi po to nawawala sa mga pagluluto ko, yung MSG. Hindi po masama ang MSG kasi kahit sino pong Chinese ang tanongin ninyo, lalo na sa China, ginagamit po nila ang MSG, pampatalino po yan sa mga bata. Okay, siniraan lang po yan dito sa Pilipinas. So, ayan guys, meron din akong white pepper. White pepper po gamit ko. Hindi po ako masyado nagba-black pepper. Pero nilagyan ko pa rin po ito ng black pepper. And then, syempre, konti lang. Konting magic sarap. Hindi ko po nauubos yung ganong sachet na binubudbud lahat. Hindi po. Iniiwasan po natin yung mga ganong pampalasa kasi mahirap pong kontrolin yung alat nun. Tandaan nyo guys, so mas gusto ko pa rin po yung natural. At eto guys, naglagay na ako ng chicken curry, ay curry powder. Yung curry powder natin, isang kutsara lang po na puno. Ayan guys, sa isang kutsara lang po ang gamit ko. Pero nasa sa inyo po yan, preference nyo po kung gano'ng karami. Ayan guys, isang kutsara lang po, then okay na sa akin yan. Kasi mga anak ko po ang kakain. Hindi po pwedeng yung chicken curry ko is masyadong maanghang. Nasa sa inyo po kung anong length ng curry taste. Nasa sa inyo po yan. At depende po kung sino-sino kayong kakain. Pero again, may tatlong anak po ko na nasa elementary pa lang. So, hindi po pwede sa amin yung masyadong maanghang. Kasi ulam po namin to. So, ayan guys, may dugo-dugo pa. So, hayaan lang natin siya again na kumulo after nating... i-dissolve, i-dilute yung curry powder. So, ayan, kumukulay na siya. At hindi pa po dyan natatapos, guys, ha? After ng curry powder, may ilalagay pa po ako dyan, which is yung turmeric. Ay, grabe. Ang ganda talaga ng, napaka-nutritious po talaga ng food na ihahain ko sa aking mga anak. Kasi, ayan, guys, kumukulay na rin po siya. Maglalagay tayo dyan ng turmeric later on. Pero, yan po talaga kulay ng, kulay ng curry.
Para po siyang nagmamantika na, guys. Ayan, oh, kung makikita ninyo. Ayan, may dugo-dugo pa. So, pakuluin lang po natin yan. Lutuin mabuti. At ito ang aking turmeric. Kukuha po tayo ng isang kutsarang turmeric, guys. Ayan. I know. Ano ba kinuha ko? Half lang pala. Half. Pero alam ko pa isang kutsara. Ayan. Yun lang po. Ganon karami. Nasa sa inyo na po kasi kung ganon karaming turmeric. Napakaganda po na health benefit nito, guys. Nasa sa inyo po. Pwede po isang kutsara or ano, pampakulay lang naman. At the same time, may epekto rin kasi yung lasa ng turmeric. Pero napaka-perfect po talaga na itong ano na to, guys. Kaya siguro yung mga anak ko po, aminin ko sa inyo, kahit tag-ulan, hindi po sila nagkakasakit. Kasi nakafocus po ako sa kinakain ng mga anak ko mula nitong taon na to. At nung nagpasokan, nakafocus po ako sa proper diet nila. At ayan, paprika po yan, guys, ha? Hindi po yung Ajinomoto. Nilagay ko lang po kasi sayang eh, wala pa ako mapaglagyan ng paprika. So, naglagay pong konti paprika at konting-konting-konti lang na black pepper kasi pang pakulay lang. Pero kung totoo siya, mas gusto ko po ang white pepper. Pero nilalagyan ko na rin ng black pepper kasi ano naman pong gagawin ng mga ingredients ko dito sa kusina. Kompleto nga po. Kompleto tayo ng ano eh, mga pampalasa. So, ayan, lagay lang tayong konting tubig. Kalahating basong tubig. Mauubos po natin yan. Kasi matutuyuan ng konti yung sauce natin. Guys, so ayan, ito na, naglagay na rin ako kahit 3 piraso na sa inyo po ko ilang piraso. Huwag nyo na lang pandamihan kasi pag nababad po yung siling haba na yan, yung kulay green na yan, later on kasi guys, lalo na kunyari, hindi nyo naubos, kinabukas, maanghang siya, guys. Kaya I suggest, tanggalin nyo. Lalo na yung mga anak ko po, ayaw po nila na maanghang talaga eh. Pasensya na kasi mga bata pa po. So, ayan, nakakadagdag po kasi yan. Pag nababad kasi yan, kahit sa ano, kahit sa tinola, guys, pag nababad yan, talaga umaanghang yung sabaw. So, ito, ganun din. So, mas maganda, tanggalin nyo siya later on. Kung ayaw nyo ma-conquer nung spicy, nung anghang nito, yung lasa talaga nung niluto ninyo. So, ayan, nilagay ko na rin po ang bell pepper. Yung green and red ang gamit ko, guys. Gusto ko po talaga yung combination sila. So, ayan, takpan lang natin at pakuluan. At ayan, guys, nakita nyo naman parang kung medyo may konting dugo-dugo pa, huwag nyo rin muna ahunin. Hayaan nyo lang siya kumulo, halu-haluin. Pero yan, hindi pa luto yan. Para sa akin yung chicken yan, makikita nyo naman. Konting kulo pa. Later on, luto na yan. So, konting, basta halo lang po ng halo. Every now and then, takpan, tapos haluin. Yan, okay, yan na. Then, ilagay na natin ang ating carrot. Yan, at yung ating patatas. Actually, luto na yung carrot at patatas natin. Pero pakukuluan natin sila lang kahit 1 minute lang. Okay, haluin nyo, pakuluan lang kahit 1 minuto. Nasa sa inyo po yan. So, yan, tatakpan ko yan, pakukulan ko na 1 minuto. At later, luto na yan, guys. So, yung chicken, malapit na yan. Sobrang malapit na yan, makikita nyo po. Okay, so eto, guys. Maglalagay rin ako ng aking secret sa lahat ng aking niluluto. Nilalagyan ko po yan ng lemon, pero hindi ganun karami, ilang patak lang po, kasi ayaw natin umasim yung ating niluto. Parang lalagyan lang natin ng konting-konti lang. At ito, bay leaf. 2 bay leaf lang po nilagay ko, guys. Okay, laurel. Actually, maganda nga po to kung meron kayong pineapple, mas okay, nalagyan nyo na rin po siya ng pineapple sa huli. Yan, so ako wala kasi akong pineapple noong time na yan. At ayan na po, guys, ang aking nilutong chicken curry. At luto na siya, guys, makikita nyo. Hindi na siya duguan, makikita nyo yung laman. Ayan, oh, luto na talaga. Ayan, nakita nyo rin yung buto ng chicken. Luto na talaga yung loob niya. So ayan, guys, ang sarap niyan. Kukuni, ayan, oh, nakita nyo po, ayan ang color niya. Kasi lumalabas pa yung mga manti-mantika niya. At ayan na siya. Ang sarap niyan, guys. Promise. Pinoy style chicken curry. Kakainin po talaga yan ng inyong mga anak. I-try nyo na rin po ko ako sa inyo yung recipe ko. I-test nyo po at bigyan nyo po ako ng comment dito, guys, sa pa-like, pa-follow, pa-subscribe. Don't forget, Madam Ja. Kakain na tayo. Nam, nam, nam.
At grabe naman talaga guys, binubuhos ko pa lang itong sauce, itong sabaw ng ating chicken curry ay talaga namang ay nagugutom na ako guys. So ayan. At by the way guys, ang daming health benefit nito. Ulit-ulitin ko lang sa inyo, at napakalahalaga talaga ng balanced diet. Yung po ang sinasabing balanced diet, hindi nyo po kailangan mag-dieta na hindi kayo kakain. Ibig sabihin, kunyari, maglagay ka ng schedule, Monday, chicken, Tuesday, beef, Wednesday, pork, or bahala kayo, seafood, o tapos gulay, or yun, ganun po. Yung gulay ko nga, like pakbet, talaga hinahaluan ko rin siya ng meat, like pork. So, nasa sa inyo po yan, okay? Kokontrolin nyo po yung bawat meal plan ninyo, yun po. Base para sa nutritionist na sa nutrition na inyong katawan ninyo, 'di ba? So ayan guys, oh, napaka-perfect ng ating pagluluto. Ang sarap, try niyo na rin. Sayang lang at wala tayong pineapple, pero next time guys, update ko kayo. Sarap pa guys. Hindi manghang, 'di ba? Hindi manghang. Ano? Sarap. Yummy. Yummy. At ayan na nga guys, oh, nakita nyo naman, ubos na ubos ang aking niluto. At tignan nyo naman, hindi nga nila nagustuhan guys. So ayun na, thank you for watching, bye bye.